matigil ko muna saglit yung narration nyo. Balikan ko si Adamson. So, kailan po nag-i-start yung semester natin? We started for the second semester, your honor, is January. For the first semester is August. January. So, ngayon, March na, nag-start January. So, sangayon po sa batas, and then I'm reading your school manual. I have nothing against Adamson. I have nothing against Taugama. Gusto ko lang maiayos itong kinabukasan ito kung may masasalvage pa at yung mga ibang bata pa. So makikita ko po dito sa inyong school manual, student manual, this Adamson University 2010 edition, violation of anti-hazing law, etc. is subject to exclusion or dismissal or expulsion. Has this been observed? Yes, Your Honor. Yes. And then, pinapaliwanag po ito sa mga bata po natin. Pinapayagan naman ito ng CHED, di ba? CHED, okay lang ito. Lahat ng mga schools, violation of anti-hazing law, pwedeng expel. Yes, Mr. Chair. Maraming schools na gumagawa ngayon. Wala namang prohibition ng CHED about it. In fact, we suggest that they take a very strong stand against hazings and highly regulate associations being created in schools, Mr. Chair. Yeah. Yes, thank you, CHED. With the indulgence of Senator Tulfo, may letter po ako dito galing from attorney na Valyasca. Kayo po ito, addressed to the committee. As part, and I quote the second sentence, as part of the students' formation, seminars, webinars on anti-hazing, among others, are conducted yearly. Ano po yan? Taon-taon? Start of the semester? Middle of the semester? End of the semester? Kailan po yan? Start and middle of the semester. So, lahat po ng estudyante, bago transferring, meeting tayo, bawal dito ang anti-bullying, bawal ang bullying, bawal ang hazing, sexual harassment, drug addiction, etc. In-explain. Ang tanong ko lang, the timeliness of this. Baka naman doon tayo nagkakamali. Baka yun ang hindi nasusupervise ng PACU, ng CHED, kasi I'd like to show this website. No offense to the Adamson community. Baka nagkamali lang ang nag-post nito. Tingnan niyo po ito. Can we post this? Can we post this? Yeah. Technical. Tingnan niyo po ito. Nag-issue kayo ng isang notice sa lahat ng estudyante ninyo for school year 2022-2023. OSA, discipline section. Magkakaroon kayo ng seminar March 18, 2023 sa St. Teresa's Quadrangle, 8 a.m. to 11 a.m. for the morning session, 12 noon to 3 p.m. Eh kung January po nag-start yung semester, eh bakit mag-i-seminar kayo ng March 18? Matagal na ho yun, 2 months na ang nagdaan. Ito sa Adamson website po ito. So 2 months na, nag-open yung semester, at saka pa lang kayo mag-seminar, naganap na itong ganitong uri ng pinagbabawal nating hazing. Hindi kaya very late yung orientation? Dapat siguro, kung ako po yung, no offense sa inyo, baka sa busy ninyo, dapat siguro, bago magsimula yung semester, sabi niyo January, orientation na. Di ba yung kinukwento kanina? Dito yung library natin, dito yung registrar's office, dito yung canteen. Pag may problema kayo sa security, dito yung security office. O ito naman, tungkol sa anti-hazing law, eh bakit po naka-schedule kayo March 18 na? Wala pa hong March 18. Ano ba ngayon? March? March 7, Your Honor. March 7. So, 11 days from now, tsaka pa lang kayo mag-orientation. Hindi kaya, ito, may nangyari ng insidente, namatay na si Matt. Hindi kaya ito yung pagkukulang naman ng Adamson ngayon. I have nothing against Adamson ulit, ha? Hindi kaya ito, late na, oh, kung kailan may nangyari, tsaka lang kayo mag... ang i-discuss nyo na rito, itong sinapit nitong mga ito, hindi kaya too late? Hindi kaya mas maganda 1 week before, dito nyo kukunin yung ID, dito kayo kukuha ng PE uniform, yung gusto mag-ROTC dito. Mag-isahan na lang, hindi yung too late po ito. Sir, attorney, how do you explain this? We recognize, Your Honor, that shortcoming. We scheduled it prior to the incident actually, you know, because there are other considerations like academic. So we allow them to have their academic. Chet, mali ito. Nag-schedule ng orientation, ay 2 months after the start of the semester. Baka yung iba nag-drop out na, nag-change na ng klase, kung ano, nag-change na ng course. Medyo, ang alam ko pong orientation, bago magsimula. Kaya nga orientation eh. Pero pag 2 months ka nang pumapasok, matagal na itong March 18. Parang ano na ito?
nakapag-midterms na, tsaka palang mag-orientation. Chad, is there anything that you can do concerning this? Baka hindi lang Adamson, baka yung ibang eskwelahan sa April pa mag-orientation. Actually, Mr. Chair, if I may, yung program po na ito, there are specialized programs like the DARE, or minsan meron tayong mga programs with NTFLCAC on security matters that are done within the semester. But in practice, meron po tayong mga tinatawag na freshman orientations, which are done even before the school starts, especially para pero sa mga bago ito, pass. Pero ito, liwanag, oh. Kung wala tayong kopya nito, wala nga amin. Eh. Ngayon, inaamin na to, galing sa website nila. Ang sunod na tanong ko, are there sanctions ayun yung that can be imposed upon Adamson University and other universities doing this? Actually, ito yung isang magandang tingnan din ang legislation, Mr. Chair. Because under the law, medyo tali ang kamay ng CHED because we cannot really impose. We have very limited power to impose sanctions on schools. Academic freedom, higher education, institutions autonomy, we really have very few powers to sanction. We can't even, right now, we can't even impose fines. So the most that we can do, yung mga pagkukulang na to, they are monitored. Unfortunately, we also don't have enough persons to conduct the monitoring. For example, in NCR alone, we have 300 schools. Sa website lang, makikita na. Yes, Mr. Chair. Ang nangyayari, this gets fed into our system as a violation for student services na nagiging bahagi po when we evaluate them again for their applications for autonomous status, the regulation, or for their applications for new programs. Pero yung direct punishment, it has always been a tricky issue. Wala kaming hindi namin baguhin yung batas na yes. Pwede kayo magsasabi. That would be a welcome change, Mr. Chair. Pero as laws, you also give us clearly the power that we have that quasi-judicial power to declare them as administratively liable. Pwede and we can penalize them. Accreditation for one sem. At attorney Balyas ka. Pwede kayang isipin nung ilang nakikinig ngayon, kabilang ang magulang ni Matmat at lahat nung na-involve dito, na kung ginawa niya yung maagang orientation, eh baka hindi nangyari ito. Kung ginawa natin noong January, bawal kayong sumali sa ganitong hazing, bawal kayong sumali kahit hindi accredited ang taugama, na ipaliwanag ng gusto, ito ang magiging sasapitin nyo, makikick out kayo, hindi kayo makagraduate, makukulong kayo. Kung nagawa kaya ito, napigilan natin itong kamatayan ni Matmat. Kung nagawa nyo yung trabaho nyo, kasi gagawin nyo yung trabaho, nangyari yung namatay si Matmat, February 18. Mag-orientation kayo, March 18. After one month, kung napaaga lang, January, hindi kaya nabawasan itong, wala sana-sana tayong hearing ngayon. Kung umattend doon si Matmat ng orientation, ay tama nga pala, hindi na dapat ako umattend ng welcoming kasi member ako ng Taugama, si Roy De La Cruz, hindi na rin ako attend kasi baka makick out lang ako at yung mga ibang mga estudyante ng Adamson, hindi na rin sasali sa ganito. Hindi kaya nagkaroon ng pagkukulang ang universidad at Adamson? Kung nagawa ito, wala sana tayong hearing ngayon. Your Honor, yes, if the timeliness was properly scheduled, no? That's so you admit. Yes, Your Honor, but you know we scheduled it because there are so many other special topics that we have to give. Talaga po nito, buhay ang drugs, ang anti-hazing, bullying, sexual harassment, at lahat na. So hindi ba pwedeng bigyan ng maggawa kayo ng isang special office, lahat ng university, ito lang ang trabaho nyo. Registrar's office, paka-enroll, tinanggap natin, isyuhan ng ID, mimitingin natin lahat ito. Kasama yung mga parents, ito ho yung bawal. Diba ho, napakaganda sana nung wala tayong problema ng ganito ngayon. Sir? Let me ask Attorney Nabalyas first. Yes, Your Honor, but as I said earlier, early as 2018, we already had the schedule of anti-hazing. Sir, if I may. No, ano nga, 2018 pa yun eh. 2023 na ngayon sir, eh. Late nga eh. Kaya, ang isang pwedeng gawin dito, na batas, si Ched, in coordination with PACO, form kayo ng special committee, ikot kayo sa mga university, o speakers bureau, wala kayong gagawin, kung hindi explain, ito yung bawal. Sir, pasensya na. Hindi kayo mag-isa ni Attorney Nabalyas ka. Tutulong lang po ako. Yeah, Mr. Chair. Thank you. Lahat kayo, estudyante ng Adamson. Sino yung taga-Adamson dyan? Taas ang kamay. Sino yung taga-Adamson dyan? Taas ang kamay.
apat kayo, apat, again, nothing against Adamson, ha? Gusto lang natin i-establish ang facts dito dahil para tayong gago dito, nag-iimbestiga, tapos ang facts natin, hindi natin i-establish properly. Kayong apat, ikaw, pinakauna, anong year ka? Eh, anong year ka na ngayon sa Adamson? First year, second year, third year, fourth year? Fourth year po. Fourth year. Sa four years mo sa Adamson, nakailang na-attend ka ng, kwan, ito, itong orientation seminar about fraternity, about bullying, about drug addiction. Nakailang attend ka na? Nakailang orientation seminar na nag-attend ka? Dali lang sagutin mo kung meron o wala. Wala po. Wala. Bakit wala? Alam mo o hindi mo alam? Alam mo na may orientation pero hindi ka nag-attend? Or wala kang alam na mayroong orientation kaya hindi ka nag-attend? Alam mo na may orientation pero hindi ka nag-attend? Sagutin mo ako. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Kaya hindi ka naka-attend. Dali lang yan. Hindi mo alam kaya hindi ka naka-attend. Yes or no? Yes po. Okay. Pangalawa, sino isang nagtaas ng kamay? Anong year ka na? Second year po. Second year. Sa 2 years mo sa Adamson, nakailang orientation seminar ka na na naka-attend? Wala pa po. Bakit wala pa? Hindi ko din po alam. Hindi mo alam? Dari naman po pinapost ng online. Wala pinapost online? Eh paano itong pinost sila ngayon? After the fact na ito, para lang to clear themselves, parang post-dated na kuwan ito. After the fact na ito, dahil may namatay, isa ka sila nag-post ito. Yung baby mong sabihin? Ikaw, yung isa, pang-apat, pangatlo. Anong year ka na sa Adamson? Third year po. Third year. Nakailang orientation briefing ka na atinan? Wala din po. Wala din? Bakit wala? Alam mo hindi? Alam mo na may orientation? Wala. Wala po. Wala. Pang-apat, sino yung isa? Ikaw, anong year ka na? Graduating po. Graduating? 4 years ka na? Yes po. Oh, so nakailang orientation hearing meeting ka natin? Ano din po, sir. Bakit wala ka natin? Po po lang. More on sa ROTC or NSTV ko lang po sila yung mga. So, ito. Okay, thank you. Attorney, 4-1. 4-1, I'm not pinpointing liabilities dito. Ha? Ang akin lang, ma-establish natin na wala talaga orientation na alam ito mga bata na ito. Siguro kung meron ka rin orientation, you fail to disseminate to these people na meron orientation kaya hindi sila nakatend. Kaya nga nag-raise ng hand ito si attorney, si ma'am, dahil alam niyang meron talaga kayang ginagawa. Sir, pero bakit disclosure. Hindi nakakarating sa kanila? Yan ngayon, dyan yung nakikita ang papel mo ngayon as director ng student affairs. Sir, full disclosure lang po. Yes po. Ako rin po yung dekano ng Adamson College of Law. Ay, ikaw rin? Opo. Pero ako, I'm representing Philippine Association of Colleges and Universities now. Kami sa colleges namin kasi may sarili-sarili din kaming orientation aside from the general orientation for the freshmen. So ako mismo sa College of Law namin, sa Adamson, Yes, ma'am. Whatever you say, I believe you na meron kayo ginagawa, meron kayo orientation, pero the fact remains na itong apat na ito na na-involve sa hazing ay wala. Apat na taon na sa Adamson, isang orientation, isang seminar, wala silang atinan dahil wala silang alam na meron palang seminar na ganun. So, very clear. Whatever you say, alam namin yan. With all due respect, we have, nakapaskill naman po yan. Meron din po yan sa mga website. O, yun nga lagi, yun nga. Hindi lang nila nakikita. Hindi lang nakikita. Baka mamaya, we can come up with... Sa dami ho na nakapaskill doon, ay siguro hindi na makikita yan. Lahat yung class schedule. Siguro ang pinakamaganda niyan, ina-announce sa flag ceremony, sa mga classroom, lahat ng professor, merong memorandum circular na i-announce nyo ito na may orientation. Or ipapasok doon next class enrollment requirements. Yes, kasi yeah. Pinapipirma nyo lang. So, marami talagang pagkakamali. Pwede siguro. Lahat ng classroom, pasukin nyo katukin. Oy, lahat ng estudyante, meron tayong orientation itong date na ito, ha? O, pasok na naman sa next room. Katukin. Meron tayong kwan, ha? Meron tayong orientation. Dapat ganun gawin ninyo. Kasi ito, 4 years. Apat sila, 4 years na sa university niyo. Kahit isang orientation seminar, wala silang natinan dahil wala silang alam na mayroong orientation seminar na nagaganap at every opening of the semester. Establish natin yan. Very clear yan na fact. I'm sure, Senator Dela Rosa, hindi lang Adamson yan. Ha? Lahat baka marami pang ibang eskwelahan na wala na rin orientation. So kahit gumawa tayo ng batas na nakalagay naman dito yung orientation, hindi na na-implement ang sinasabi ng CHED, wala daw silang ngipin.
para implement o magbigay na sanksyon, talagang doon yung pagkukulang natin. Kaya babalik tayo, Mr. Chairman, sa Tulpo Amendment. Yeah. Kailangan natin yung Tulpo Amendment na yan.